34 years ago, we started Jonas. Sa isang maliit na lugar lang doon sa Bandaron, yung pinakakanto namin doon. Ang recipe galing sa mga parents ko. So, bakit naging Paris siya? It's because of the customers. Sila din na nagbigay ng pangalan ng Paris. From there, because of the special ingredients and the process of cooking, it becomes a hit. So, yun, doon siya nagumpisa. Ang mga tao kasi, napapansin namin, gusto nila, pagdating nila, upo na lang sila, kakain na lang sila. Simpleng-simple, gusto nila yung pagkain na naiintindihan nila at kilala nila. Very popular din kami sa Siopao at saka sa noodles or al. Gawa lang namin lahat yon. Hindi namin binibili yon. Lahat is homemade. So we have now a commissary who take care of that. Diferensya talaga is napakalaki. Unang-una, ang ginagamit na parte ng beef. Ang parte na ginagamit namin is parte na flank. Yun yung flank na hindi na ngayon nabibiling part dito sa Pilipinas. So we have to import the beef from Brazil and Canada. Lagi-laging ganun. So ano siya, consistent siya. Kina-challenge ko si Master. Sabihin mo sa akin kung paano mo may extract ng 100% ang lasa ng isang baka sa pamamaraan ng pagluluto mo. Ano ang gagawin mo? Yum, yum, yum! At ko po si na Master. Kasama ko pa rin si Miss Loli. Miss Loli, alam kong 34 years na ang Jonas Paris. Ang hindi mo alilimutang aral yung may pamamana mong aral sa mga anak mo, mga kapatid mo, o natutunan nila, paano ba yung negosyo mong ito? Yan. Kahit konti lang ang pera ninyo, kung ang puso ninyo, ilalagay ninyo sa gusto ninyong mangyari, matutupad kahit na konti lang yung pera. Wow, it's the passion! Ano namang sikreto mo na at binabalik-balikan iyong Paris ng sa inyong restaurant? Hindi naman siya sikreto, pero proseso. Ah, proseso. Ang importante rito. Ayun, katulad dito sa ating harapan, paano ba natin gagawin ito? Yes, garlic. Naku, alam mo, kahit na master ako, gustong-gusto ko pa rin tuklasin. Ano pang dapat gagawin ng mga sikreto na yan? Para makumpleto ang aking buhay, di ba? Kaya salamat talaga. Yes. Then afterwards, anong kasunod? Ay, yung beef na, ayun. May Chinese wine ka, di ba? Meron. Gusto mo ilagay natin una? Pwede rin. Pwede rin, oo. Master, pwede rin. Di ba ganyan? Yes. Ako pagkano, ginaganyan ko yan. Yes, yan. Bago yung beef, yan. Pwede naman huli, na pwede rin una. Oo. O, di ba? O, ano ang tingin nyo? Sunog na mukha ko. Ito ang isang sikreto, Master. Fermented. Oh, fermented. Lahat ng fermented, pwede niyong isama dyan. Ah, halimbawa, fermented beans, fermented tofu, yes, fermented soy sauce, pwede dyan. Ah, yun. Lalabas ang flavor niya. Yun. Nako talaga naman, alam mo, minsan kwento-kwentuhan lang, pero ang totoo, maraming natutunan. Then, anong kasunod? And then, your sugar. Ah, your sugar, okay. To balance the flavor. Oh, yes. Nakita nyo na, my students from I Learn, ha? Yes! Nako, tapos anong kasunod? Then, pwede mo nalagyan siya ng stock or stock tubig. Stock or tubig. Yes, lagyan natin ng tubig. Ah, ganun lang pala siya. Then, pakuluin lang. Ayan na. So, pakukuluin, palalambutin ninyo. Palalambutin. So, nandiyan na yan. At least, may ginagawa na tayo. Mamaya-maya, palambutin ko yan para matikman nila. Ah, ganun ba? Pero pa, merong isang huling proseso, Master. Oo. Oh. Sikreto ng proseso. Sikreto? Sikreto na yan. Gusto ko matutunan yan. Ang sikreto para lumabas lahat at ma-extract ninyo ang flavor ng beef is through a slow cooking method. Slow cooking method. Slow cooking. Yun ang mahalaga doon. Ano naman yun? Pahinaan ko. Pahinaan ko slow. So, lahat ng bahay natin. Pahinaan ko. Di ba? Pero... Ito ang sikreto, Master. Ano to? Uling. Uling, ilagay ko rito. Pakukuluin! Ibig sabihin, ang mas masarap kapag sa uling mo lulutuin. Dahan-dahan niyang ini-extract ang flavor. Nato yung pala. At hindi ninyo kailangan bantayan, Master. Dahil uling siya, nagbabaga. Ibig sabihin, buong Pilipinas, di ba maraming kahoy,
So pwedeng gumawa kahit nasa bundok ka. Correct. Ang galing. Salamat, Loli. Ikaw na talaga ang master ko. Ikaw na.